Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Magandang hapon mga kaibigan. Yes, this is BNSP Balita na Serbisyo pa, Monday presentation, July 19, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Edwin Eusebio, right here on the studio, and my partner at David Oro. Ang kasalukuyang sitwasyon ay umuulan-ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. At talaga namang bumper to bumper ang daloy ng trapiko along EDSA, particular ang southbound. At ngayon partner, ay damang-dama na natin ang volume ng direct at bigat ng daloy ng trapiko, partner. Paano mo naman nadama? E nandiyan ka, working from home. Ako makakadama niyan, partner, pag uwi ko. Oo. Tamang-tama yan, partner, sapagkat ako naman ay hindi nag-i-stay dito sa bahay. Oo. At ako ay naggagala para makapagbigay tayo ng public service. Bilang katunayan kanina, partner, ay kasama ko ang mga complainant doon sa na mga biktima noong Muyan 66 na nagpunta sa National Bureau of Investigation. At formal lang nag-file sila ng complaint. At personal na pinangasiwaan mismo ni NBI Director Eric Distor. Wow, very good. Ang naturang kaso matapos nga na dumaan ito sa ating programa sa DWIC, exclusive natin to dati. Mm-hmm. At pagkatapos ay humingi ng tulong tayo kay Senator Bongo at siya namang naging dahilan para maging instrumento para mapabilis ang pag-aasikaso dito sa mga biktima. Alam mo partner, maikli lang naman to bilang update. Ay mga kulang-kulang 1,000 itong initial na mga complainant. At alam mo ba kung magkano more or less ang aabutin? Aabot dito pa lamang sa 1,000 na mga complainant na mga more or less mga 50 to 70 million pesos ang natangay sa kanila. Grabe. Oo. At ito, partner, part pa lamang. Mm-hmm. Sapagkat aabot yata ng mga daang libo. Ito mga complainant, partner. Oo. Eh parang yung at least yung mga ganyang mga buktot na gawain, sabi mo nga ay hindi naman nagtatagal. Yeah. Parang isa yung mga mayroon pang isang babaeng nambibiktima daw di umano ng mga mambabatas ay nalaglag na rin sa kamay ng batas. Ano? Yun, partner. Oo. Eh so, kasama yan sa ating pinangako na bahagi ng ating programang Balita na Serbisyo pa, partner. Tama. At ngayon ay national issues, national news ang ating papagsain. Ang aming pong landline ay 8470-1750254. At ang ating text line, 0999-376-6768. At kami po ay matututukan nyo po rin po sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ang account po namin ay DWIC882. Ang website po namin ay DWIC882.am.com. At ang sariling Facebook page ng programa namin ay Balita na Serbisyo pa. Partner? Oo, mainit ang issue ngayon patungkol pa rin dito sa pagkalat ng Delta variant. Ano? At kanina, bagamat na-interview siya, si Dr. Ted Erbosa, yung medical expert ng National Task Force Against COVID-19, parang ng atubiling magsalita, hinggil doon sa rekomendasyon ng Octa Research Group na ibalik sa NCR Plus bubble yung ating lugar, partner. Eh, gayon man, partner, sinabi nga rin ni Dr. Erbosa na nakikita nila ang downtrend at pababang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Pero, syempre, dahil nga sa kaso ng Delta variant, hindi talaga maalis sa ating mga kababayan na mag-alala, pati ang ating mga health expert, partner. So, siyempre, papasok yan, partner, at the end of it, yung risk management. Yung that's ating right. Mga eksperto, yung mga binong bodies para silang mga siwa at alamin yung dami ng mga nahahawahan at may mga COVID virus. Nakailangan yung nasa management. So, magkakatulong yung National Task Force at iba pang mga bodies na binuo para labanan yan. Kaya, partner, ang panukala ng ilang mga health expert ay muling ibalik
ang ilang bahagi po ng ating bansa, katulad ng Metro Manila, kasama sa tinatawag po na NCR bubble o NCR plus bubble. Mm-hmm. Ayun yung ating paksa ngayon, partner. Oh, so, digan natin, hugutin ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Ang tanong para po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga viewers at followers, pabor ba kayo na maibalik ang NCR plus bubble sa gitna ng banta ng Delta variant? Yan, ang inyong sasagutin, i-text sa amin later on mga kaibigan sa ating DWIC page o diyan sa ating BNSP page, sa ating mga text line at kung ano mang kaparaanan na maipahatid nyo sa amin ang inyong mga reaction partner. Yeah, correct. Alright, so simulan na natin sapagkat di naman tayo dalawa lang nagpapalitan ng kuro-kuro at balita dito kundi kasama natin ang buong pwersa ng ating mga reporters, gayon din ang ating mga Metro Patrol! Metro Patrol! Unahin na natin, as usual, ladies first, si Beth Samson from Nabotas. Miss Beth, gandang hapon! Good afternoon. Tumanggap ang mga persons deprived of liberty or PDLs sa Nabotas City Jail para sa first dose ng Sputnik vaccine kaninang umaga. Sa hilik ng City Jail Chief Inspector Romel Castro kay Mayor Tommy Chanco, bakunahan ang 747 inmates para sa COVID-19. Ay Chanco, mataas ang peligro sa piitan dahil sa liit ng espasyo kumpara sa dami ng bilang na nakapiit dito. Sa pagbabakunaan niya, nabibigyan proteksyon ang bawat isa laban sa pandemya. Naglaan din ang lungsod ng 101 dose ng Sputnik vaccine para sa Nabotenya PBL sa Malabon City Jail Female Dormitory. Kamakailan, demandaang manggagawa sa Nabotas Fish Port Complex ang nabakunahan ng unang dose ng AstraZeneca sa panggabing pagbabakuna o night vaccination. Target ng lokal na pamahalaan na mabakunahan ng 150,000 residente at manggagawa kung saan hanggang ayusin ang schedule ng pagbabakuna. Sa tala, umabot na sa 98,317 ang nabakunahan ng first shot vaccine kung saan 45,827 ang nabakunahan na ng ikalawang dose noong July 16. Inaalalahan na naman ng alkalde na manatiling alerto sa pandemya lalo ngayon at may bagong Delta variant ng COVID-19. Martilian niya ang sumunod sa mga health protocols upang makatulong na matapos na ang pandemya nararanasan. Mula sa Nabotas City, Metro Patrol Betong sa nagulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Alright, thank at you. At syempre, partner, mula sa lugar ng ating kasamang si Miss Beth, sundan natin kagad ang karatig na lungsod, ang Malabon. At naroon po ang ating Metro Patrol na si Danny Cruz. Danny, go ahead. Istulong ospital ang dating ng unang klinika o health center na magseservisyo 24 oras sa Malabon ang pinasinayaan ni Mayor Antonin Lenlen Odoreta III. Ayon sa alkalde, tinawag niya itong super health center dahil may kakayahan itong magserbisyo sa 14 na barangay sa unang distrito ng siyudad. Kabilang sa konsultasyon sa super health center, ang pediatric, adult, internal, OB-GYN clinic, libre. Ayon kay Mayor Odoreta, ang pagpapanak sa nabanggit na klinika. Bukod dito, may routine laboratory test tulad ng complete blood chemistry, CBC, urinalysis at iba pang minor surgery. Sinabi ni Mayor Odoreta, dapat maging maagap at malunasan ang ating karamdaman bago pa ito lumala. Ayon naman kay Barangay Chairman Brian Manapat, magiging magandang serbisyo ang maibibigay ng health center, hindi lamang sa Barangay Katmon, maging sa ibang barangay dito sa unang distrito ng nabanggit na lungsod. Itong programang ito, anong mga servisyo ang bibigay natin sa ating mga kababayan dito? Well, lahat ng halos magandang servisyo nandito kasi sa Doc Mabi, meron dito mga x-ray, meron ECG, parang lahat makikater dito. Hindi lang naman yung barangay Katmon, kahit ibang barangay, for sure, pwede pumunta dito. So, ito eh, ano, open na ba ito? Temporary o full blast na ba ito? So far, inauguration pa lang ngayon, pero soon,
pag nakompleto na yung gamit, talagang magagamit na lahat ito. Samantalang tiniyak naman ni Mayor Ureta sa mga residente na mailalarga na ang serbisyo sa Super Health Center dahil inaasahan na ang pagdating ng mga gamit dito. Mahalagaan niya ang kalusugan na dapat nating ingatan. Aniya, ang lokal na pamahalaan ay kaisa ninyo sa paglaban sa pandemic na ito. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Thank you, si Daddy Cruz. At mula sa kanya, dako na tayo sa San Jose del Monte, Bulacan, sa report, situationer ni July Pudok. July, come in. Yes, Edwin, katatapos lang yung ginanap na groundbreaking, no? Diyan sa may San Jose del Monte City, ang Bureau of Fire Protection, na kung saan ay pinasiyanan ito ni Mayor Arthur Robes. Ikinatuwa ng mga Bureau of Fire Protection na sila ay nagkaroon na ngayon ng National Headquarters para magamit sila. Kung sakaling meron sila mga meeting o namang bagay na activities na gagawin nila dyan. Isa pa, full support si Mayor Robes dito sa nasabing pagkatatag ng Productivity Center ng Bureau of Fire Protection. Kaya tuwan-tuwa itong mga BFP na alalaya sila na pamalang ng siyod ng San Jose del Monte City. Ito Metro Patrol, Diray Pudok nag-uulat sa impilang todo lakas, DWISB. Metro Patrol. Partner. Pre, mula kay July Pudok, nakahilera pa siyempre ang ating mga tagapag-ulat mula sa Metro Patrol. At dariyan pa rin po si Ed Bartolay. Alamin natin ang lugar kung nasaan si Ed Bartolay at ano ang kanyang balita. Ed, go ahead. Magandang hapon na Sir David and Sir Edwin. Binuksan na muli sa publiko ang Manila Bay, Dolomite Bay sa Maynila. Itong Manila Bay, Dolomite ay katabi si Masipagi sa Ross Boulevard, Ermita, Maynila. At ang entrance dito, ang gate ay sa malapit sa traffic light ng Pedro Hill Street. Ang exit naman ay malapit sa tapat ng Santa Monica Port Bridge, Ross Boulevard, Maynila. Sa may bahala ang Manila Bay, Dolomite sa mga local tourists at bahala sa loob ang sumusod, at maligo, kumain, at manigarilyo, magkalat, at magdura, at magdala ng halagang hayop. At limang oras lang ang oras ang sababot turista habang umiikot sa loob ng nasabing beach. At nakamonitor rin ang mga taga Department of Environment and Natural Resources o DNR, employee ng Visayas Central Office, hanggang makalabas ang ilang turista na may 5 minuto labang only, pero pwede naman daw kapag gusto na bumalik ng isang turista sa nasabing beach. Samantala, ayon sa tawanan ni Police Lieutenant Colonel Mama Evangeline Kayabang ng Ermita Police Station 5 na si Patrolman Police Corporal Sir Kimwell Monteclaro, kapareho ng Metro Patrol kaninang tanghali, na ang pinapayagan nila pumasok ay simula sa 5 taong gulang hanggang 65 years old. At kailangan na sundin ang pinapatubad na health protocol tulad ng pagsuot ng face mask, face shield, social distancing. At kanina nga mayroon na siya sanang nais pumasok pero hindi ito pinayagan ng Manila Police dahil sarado pa. At bukas dito ay simula ng 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At sa hapon naman, magbubukas naman alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon lamang. Okay. Ayon pa kay Peter. Ayon pa kay Police, yes sir? Go Ed. Ayon pa kay Police, Corporal Monteclaro, naman natin sila magbabantay hanggang sa wala ng turistang umiikot o pumapasok sa loob ng nasabing beach. Yan ang update mula sa lungsod ng Manila. Ito si Metro Patrol, Eduardo Avila Barco Nagulat, para sa info naman ito na lakas, PWIG. Thank you. Yan ang sunod-sunod na report, mga kaibigan, ng ating mga Metro Patrol partner. Yes, napakasipag natin mga Metro Patrol kapag kahapon at hanggang paggabi. Sinabi ko nga kay Maika, saglit lang kapreno ng konti at parang hindi pa kami nakapagsasalita ni David. Oo, saka maganda, partner, maganda sa madaling araw. Doon natin ibuho sa mga reports sapagkat 2 oras yung ating programang kay Gandang Morning Pilipinas. Yeah, busugin nyo sa David ng report sa umaga.
Welcome na welcome ang ating mga tagapag-ulat doon. Ang ating mga Metro Patrol at syempre ang ating mga Ronda Provincia. Anyway, partner. Partner, in fairness ha. Ngayon mukhang tahimik yung mga kritiko way back then. Nung Dolomite Beach na yan na pinakita ni Ed Bartolay. Dati pagkaingay-ingay eh. Eh bakit kaya ni para silang, ay, ang ganda pala. Kita mo, basta maganda ang isang bagay at determinado ka, eh sabi nga, let us give credit when credit's due dyan sa pamahalang syudad ng Maynila and of course sa DENR, partner. That's right. Yan eh, isang good news pero dito tayo sa hindi ganong kagandahang balita. Eh, bad news naman, partner. Mm-hmm. So, kumpirmado na. Ang pagtataas muli ng presyo ng mga oil products simula bukas. Ano? Martes. At ito ang pangwalo na partner daw. Pangwalo sa pagtataas. Buti pa itong presyo ng gasolina at kerosene at diesel. Ito mataas. Huwag ka na magdamdam. Daniel. Kailan ba tayo tataas? Nagtataong pa si Daniel pa partner mo dito. Nang damay pa, no? Well, anyway. Ito po. Ito na nga. Simula bukas, alas 6 ng umaga, nag-announce na nga po ang Petron at ang Total Philippines at maya-maya. Susunod na rin siyempre ang Shell at iba pang mga oil companies na simula bukas 6 a.m. July 20. Meron pong additional na, 10 centavos per liter lang naman para sa gasolina. Maliit lang! Kung 10 litro yan, de piso yung dagdag. At 30 centavos per liter for diesel. Pero mabigat. At, at 30 centavos per liter naman sa kerosene. At ang paliwanag po ng mga oil companies, ito raw po ay dahilan sa movement ng international oil market. Ayan, partner. Alam na natin. So, magdadagdag kayo ng budget. Magbubutas uli kayo ng sindron, konting higpit, para at least makatipid, ano. Correct. Ako naman, partner, sa pangmahalagang balita. Yung pagpapaigting ng oxygen supply, partner, kailangan ngayon. Dahil sa? Tinatawag na posibleng pagdami pa rin ng may COVID dahil nga nung bagong variant, yung Delta variant, ano? So, ngayon pa lang, mayroong kahandaan ng ginagawa ang health department dahil nga doon sa possibility na dadami yung maitatalang local cases ng Delta variant. Di lang dito sa Metro Manila, ah. Maging dyan sa Northern Mindanao, Western Visayas at Central Luzon, sabi ng DOH, pinadadagdagan na rin nila yung mga hospital bed capacity at pinalalahanan yung mga local government unit mas paigtingin yung kanilang tugon. Yung PDITR, partner. PDITR. Ano yun? Prevent, detect, isolate, treat, reintegrate. Yun yun. Galing. So, nagpapaalala ang health department na please lang. Lagi sinasabi ni David sa umaga, please lang, sundin natin yung health protocols, ano? Tama. Partner. At syempre, partner, speaking of pag-monitor sa posibleng pagpasok sa bansa ng Delta variant at mga bagay, nakapasok na partner, napag-alaman din nga natin mula sa MMDA at maging sa MMC, itong grupo po ng mga Metro Mayors, na talagang pahihigpitin po nila yung tinatawag po na boundary para po mamonitor ang pagpasok ng Delta variant at hindi na makapang-biktima partner. Maging ang National Task Force Against COVID-19 at ang Philippine Coast Guard ay hinigpitin na rin ang mga border ng ating bansa, particular sa Southern Philippines, dahilan sa ang mga katabing bansa natin katulad ng Malaysia, Indonesia at Thailand ay matindi na po ang sitwasyon ngayon ng pagkalat po, paglaki ng bilang ng mga biktima ng COVID-19, partner. Yun, ang kagandahan dyan. So patuloy natin tututukan yan at actually lahat naman ng ating mga government agencies, sama yung ilang mga NGOs at siguro include our advocacy bilang nasa media na magkatulungan tayong lahat para maipakalat din natin yung mga mahalaga impormasyon dapat mabatid ng ating kababayan. Nung isang araw, partner, natinig ko ang ating gobyerno ay magpapadala ng mga oxygen. Pero niliwanag nila na hindi naman ito libre at mayroong ilang company na ganito ang kanilang kumbaga ay serbisyo na ibinibigay
yung mga oxygen tank na ipapadala patungo dyan sa halimbawa sa Indonesia. Mm-hmm. Pero maganda nga na sa alang-alang to partner, sapagkat kung magsusupply tayo, bagaman hindi libre yung partner, ha, babayaran yun, ay baka naman pagka kung sakasakali na magkaroon tayo ng mga malaking pangangailangan ng oxygen, ay tayo naman ang magkulang, partner. Ayan, may mga nagtatanong kasi dito, partner, hindi na ako lalayo, sapagkat mga kaibigan, as you all know, si partner David ay tinamaan ng sintomas ng COVID. Bakit ako ba kailangan ng oxygen, partner? Ano ba nararamdaman yan? Aba, siyempre. Kapag ikaw tinamaan ng matinding virus ng COVID, ay ang isa sa mga titirahin sa iyo ay yung iyong respiratory. Kaya mahirapan nga talaga huminga, partner. Yung lungs natin. Oo. So parang kinakapos ka talaga ng hihinga. Kakapusin ka talaga, partner. At kung meron kang posibilidad na may posibilidad dito na doon, you know, magiging dahilan para ikaw ay maputol lang yung hininga, kaya kinakailangan talaga, partner, na may tulong dapat ng oxygen at kabitan ka ng oxygen para hindi ka malagutan ng hininga, partner. I see. Kaya pala. Oo, so matindi, no? Yeah. So, magiging in demand yan habang dumarami itong Delta variant. Kaya nasa sa atin na rin yung ating mga kababayan, sa ating mga sarili, yung kaukulang pag-iingat. Partner. At nangyari ang, partner, sa bansang India. Oo nga. Na makikita natin sa mga video na nakita natin noon ng kasagsagan ng paimbulog ang bilang ng mga COVID-19, ay di ba nagkakaubusan na nga ng mga oxygen tank doon, ng mga oxygen para sa mga pasyente, at sinasamantala noon namang mga mapagsamantalang negosyante na umabot doble hanggang triple ang presyo ng kanilang ibinebentang oxygen tank o yung mismong laman na oxygen ng mga tangke para sa mga pasyente, partner. Kaya talagang medyo nakakapanlumo ito, partner. Sana nga wag mangyari ito sa Pilipinas at nangyayari na ngayon yan sa Indonesia, partner. Grabe, no? Sa gitna ng pandemic, talagang yung pinag-uusapan natin kahapon na ako'y day off, nagkakakwentuhan tayo. Isa sa mga pinaliwanag mo doon sa ating aralin. Yeah. Magkaminsan, talagang dumarami pa rin yung mga taong, sabi nga, sumasalungat sa kagustuhan ng dakilang may likha pagdating sa ganyan. Correct. Yung mali ang ginagawa eh. Oo nga, partner. Yung ang tinatawag na physical na mga batas yung na inilaan ng Diyos para sa atin, minsan hindi kumbaga kinikilala o hindi sinasangayunan ng bawat isa. Oh. Mahirap talaga yung partner. Halimbawa, kung ikaw kinakailangan kumain, abay kumain ka. Yung. Kung kinakailangan matulog, dapat matulog. Yun yung mga physical na mga batas. At katulad din ng halimbawa, ikaw naniniwala na kung di mo pa oras, hindi ka mamamatay. Kung tumawid ka ba naman sa kalsada, pagkatapos palingalinga ka o ikaw ay nakatingala at ikaw ay nabundol ng sasakyan, sasabihin mo ba na kapag hindi ko pa oras, di ako mamamatay. Yun yung partner. Nakabigbigla si Daniel Manibele. But anyway, totoo yan. At maraming salamat doon sa mga ibinahagi mo, partner. Yeah. Sa mga susunod na pagkakataon doon sa ating maalwan na oras, pag-uusapan natin yan. Doon pag-iat, ka dyan, partner. Sa Friday. Hanggang 6:30 lang tayo ngayon eh. Baka akala mo hindi ko isinulat yung mga bagay na natutunan ko sa iyo. Very good. Mula sa awit Isaias 1, awit, ayan. Sa Friday. Correct. Anyway, partner, magbe-break lang tayo, ha? Go! Pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na balitaan at public service kanin sabay ng mga text messages ng ating mga kasama. Yeah. Philippine Standard Time! Ganap na pong kalahating minuto at sasapit ng alas 6 na ng gabi! Balita na! Servisyo pa! TWIZ! Balita na! Servisyo pa! At nagbabalik na nga po ang inyong palatuntunan, BNSP, balita na, servisyo pa at 6:10 this evening. Gabi na po mga kaibigan, July 19, 2021. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Edwin Eusebio. At ako naman si David Oro. Samahan niyo po kami ha, konting minuto na lang natitira sa ating partner hanggang 6:30 tayo ngayong gabing ito. Bigyan natin ng kredito yung mga nakikinig sa atin at the same time nanonood dahil natawag mo yung pansin doon sa pagtataas ng gasolina. Salbahay ka, pinag-high blood mo si Aling Ning, absurd yun.
Sabi ni Ning Abseri de Leon, bibihira na nga akong lumabas eh, dahil dyan sa pagtataas ng gasolina, nanghihinayang ako magpakarga. Nakakainis, sabi niya ganun. Hindi na. Ano, nanonood si Ate Pia Gamez, Ate Baby, si Diego Uy at si Ang Naga Family, kasama si Ronald Idol Domingo. Alright? Correct. So, ano pa mga maraming paksa dito to partner sa Pasig? Go ahead. Si Mayor Bico, naglabas ng statement. Mm-hmm. Alam mo talagang mag-i-election na partner eh. Mm-hmm. Si Mayor Bico, bibihira magsalita to pagdating sa panahon ng sabi nga pag-i-election. Pero, ano sabi niya, partner? May mga nanguurat sa kanya na komandidato na sa ano mataas na posisyon, particularly sa presidency or vice presidency. Eh sabi niya, malaking kalokohan yan. Sabi ni Mayor Bico, kaya pa naman niya ituloy yung mga, o kaya kung di man niya maituloy, sana ituloy na mga susunod sa kanya yung kanya mga proyekto. Mm-hmm. Yan, kung papalarin siya manalo, syempre tuloy yung proyekto niya, kaso pag iba pumalit. Yun ang sinasabi natin, pinigyan pansin na natin yung partner eh. Na kaya nasisira yung ating wika nga natin at maging tiwala ng ating mga kababayan doon sa ating mga nanunungkulan. Dahil? Pag may magandang proyekto yung current leadership or administration at napalitan, hindi na itinutuloy yung magandang proyekto eh. Well, siyempre, negative impact sa bagong administration yon. Pero hindi ganun eh. Kung talaga ang intention mo ay maglingkod, kung maganda ang proyekto at paborable sa nakararami, bakit iisipin mo na sa kanya papabor yun, di ba? Yeah. Sa bagay, katulad ng administrasyon ngayon, partner, di ba? Yung mga proyektong infrastruktura na sinimula nung nakarang administration ay itinuloy, partner. At saka hindi nag-grab ng credit si Pangulong Duterte na ay, akin yan. Correct. Itinuloy lang natin yung mga proyekto ni Ginoong Noynoy Aquino at at least nakikita ngayon ng benepisyo. Sana ganun eh, no? Di ba? So, dapat. Walang nagiging alitan, partner. At nagkakaroon ng continuous, isang proyekto, yung continuity, hanggang sa sumatotal, katapos-tapusan, ang magbebenepisyo ay ang taong bayan sa kabuuan, partner, di ba? At ang dapat ay ganun talaga ang mangyari, partner ko. Correct. Kasi, sa totoo lang, yung mga proyektong yung partner, nung yan ay kinakamada, at yan ay kumbaga yung mga ginagawa ang kumbaga inaarkitekto nung dating administration, pinag-isipan yan, partner, ng lubusan. Kaya kung yan ay itutuloy at sumatotal matatapos, makikinabang talaga ang mamamayan, partner. Yun, diba? Kaya dapat kahit papaano yung ating mga kababayan ay magiging matalinong botante na. Katulad niyang partner, yung modernization sa AFP, modernization sa Bureau of Fire Protection, at syempre yung modernization din sa ating Philippine National Police. Kahit magpalit-palit ng mga chief PNP halimbawa, pag-uusapan ang polisya, ay tinutuloy. Tulad ng ginawa ni chief PNP Police General Guillermo Eliazar. Kabisado mo ang kalakaran dyan sa Defense Department. Matagal diba? Ka ng bit yan. Itinuloy. Itinuloy yung mga magagandang kumbaga ay proyekto ng nagdaang pamunuan ng PNP at itinuloy yung partner. Yung nga lang, mas in-enhance lang ng bagong upong chief PNP, yun namang may kaugnayan sa recruitment ng mga pulis natin, partner. Oo. O, di ba? Kaya yung mga, yung mga matatakaw sa kredito, hindi naman bulag higit lalo pang ating taong bayan para yan ibigyan ng credit at the same time. Ayun. Uy, partner. Oh, bakit? Si Pangulong Duterte daw. Ay? Saan pupunta? Mamimigay daw ng pera eh. Aba. Pumili na tayo. Ang dami na naman kung pihado headline to bukas. Kasi sabi ng Pangulo Duterte, magdadala siya ng sakong pera eh. Pag nagpunta siya. May bubulong ako sa'yo. Ano? Ginagawa na ngayon ng kanyang anak, Inday Sara. Talaga? Oo. Mayroon tayong impormasyong nakuha na yung ginagawang pag-iikot daw ni Inday Sara,
part na nga ng kanyang kumbaga position pagpupuesto ng kanyang sarili para sa darating na eleksyon at may katumbas na pera yung partner. Alam mo yan daw yan naman hindi natin inaates kundi naririnig natin. Oo naman. Sabi nga nanggaling sa isang dila po nagpasa-pasa pero masasabing totoo o hindi totoo sapagkat alam naman natin gumagaan ang pamumuhay ng marami pag panahon ng eleksyon. At Parker, yan naman meron din tayong siyempreng na kukuhang mga lehitimong mga impormasyon. Kaya nga nagre-react Parker ang kampo ni Manila Mayor Isko Moreno na nagpaparinig sa grupo ni Inday Sara na nag-iikot. At ganoon din ang grupo ni Senator Manny Pacquiao na pinupuna nga ang pag-iikot ni Inday Sara at dahil nga sa pumuposisyon na para naman sa darating na election partner. No. Basta ang common denominator niyan, anumang mga galaw sa panahon ng halalan, ang common denominator ay manggagaling sa ating taong bayan, partner. Tama, partner. Correct. Kahit paanong gawin nila, ang magpapasya ay ang sambayan ng Pilipino. 16 na minuto magalipas ang 6 o'clock, partner. Ano pa ba ang ating gagawin kundi ibigay din natin yung ilang mga job opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita na Serbisyo. Ako'y natutuwa sapagkat yung mga Public Employment Service Office ng bawat lokalidad dito sa Metro Manila, partner, mukhang kinalang-kinala ka, tumatawag dito, tinatanong si David Oro. Bakit talaga? Magpapadala po kami ng ng job opportunities doon sa program. Wow. Very good. Las Piñas City Manpower Training Center sa pakikipagtulungan ng Las Piñas Public Employment Service Office. Meron ho silang, ito'y hindi trabaho, but for the meantime, training. A project of Mayor Mel Neri Aguilar at Vice Mayor April Aguilar Neri. Meron silang training para sa computer operations, cookery, English proficiency, food beverages services, hairdressing, housekeeping, rep and aircon servicing, at shielded metal architect o yung arc welding. Ang requirements lang, libre ho ito ha, magdala kayo ng valid ID, address syempre, Las Piñas. Ang ID nyo, UMID card, GSIS, SSS, etc. At meron kayo sedula, dalawang piraso ng 1x1 colored picture, birth certificate, high school diploma, at for English proficiency and food beverage services. Kaya testa. At kayo magpadala ng email sa kanila po namang email address na nandyan po naman sa inyong mga locality daw. Nakapastil daw yan sa may munisipyo, partner. Yeah. Samantala, partner, ito naman pong date yan, Subic Shoes Incorporated. Tama bang bingkas ko dito, partner? Datian o Datian Subic Shoes Incorporated. Nangangailangan po ng company nurse. Kailangan po ng nurse para sa kanilang company. Must be a bachelor degree of nursing course. Must be a registered nurse. Updated po dapat ang license. With experience is an advantage. Marami po mga benepisyo, ha? HR benefits, candidate must be 4 years graduate, proven working experience as a compensation and benefits specialist, familiarity with various types of incentives and benefits, must have knowledge on how to process contribution and loans, can handle pressure, trainable, and with moral character, and have good communication skills, verbal and non-verbal. Ang closing date po ng opening ng job na ito ay August 13, 2021. For submission of job application, kindly send the scanned copies of the following requirements through email. Ang email po ay ito, SBMA requirements. Wala pong patlang yun ha, small letters po lahat. sbmarequirements@gmail.com. Ang mga ipapadala nyo po, updated resume, birth certificate, barangay clearance or NBI clearance, certificate of employment,
kung available, partner. Alright, salamat. At itong Magna Peak Services Corporation na ganyan sa Ninoy Aquino Highway sa Santa Maria, Mabalacat City, Pampanga, ni ating mga kabalin na nakikinig ngayon at walang trabaho, higit lalo pa kung kayo mananahe, kailangan ho nila ng mga high-speed sewing sewers, mananahe, 78 kailangan nila. Forklift operators, 6 kailangan nila. Basta test the NCT forklift certificate meron. 3 trailer drivers, of course, trailer driving experience po ito at mataas ang code ng inyong lisensya. Small equipment operators, jackhammer, plate compactors, kahit high school graduate, basta may karanasan, ubra na. 2 yeah. Mekaniko, automatic mechanic experience, helper, ito marami-rami. Helpers, ano, mga pahinante o kung anumang mga makakatuwang kay high school graduate, 150 ang kailangan nila. Foreman, 2 may foreman experience. Steelman, 6 electricians, 4 with test certificate at carpintero, 2. Makipag-ugnayan po kayo sa Magna Peak Services dyan po naman sa Mabalacat City sa Pampanga. Ang telepono ay 0917-592-4011. 0917-592-4011. Pag di nyo nakuha yan, i-replay nyo na lang ito kaming program. O kaya, mag-email kayo sa recruitment_msc@yahoo.com, partner. Ayan, partner. So, okay. Kompleto na ako. Oho. Kompleto na tayo, partner. Well, thank you. At syempre pa, kung kayo ho ay may mga mahalaga pang bagay na nais ibahagi sa amin, lagi ang bukas ang email ng aking partner, ang kanyang Facebook page, ganun din naman ako para at least mapag-usapan natin sa program. May mga lumapit pa ba sa'yo, partner, within this weekend? Well, so far, ang tinututukan nga natin ngayon, yung mga biktima ng investment scam. Nakarating na kamo sa NBI yan. Eh, di, kahit pa paano, malaking kaluwagan sa kalooban yan na pinansin na nila Director Distor and Company, yung bagay tama. Yung partner. Oh. At malaking bagay yun, kahit pa paano nakakatulong po tayo sa liit. Sa liit po ng ating ng ating kakayahan na makapagserbisyo po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, Parker. Ayoko mag-comment basta maliit dahil makasumamalog mo. Pero alam mo ba yung mga maliliit, malalaki din? Ang puso, partner, sa pagtulong sa kapwa. Meron ba yan? Parang si Ray Pacheco, kahit maliit yan, napakalaki. Oo! May tiyan ni Kuya Ray Pacheco. Mahaba. Mahaba ang pagkunawa niyan. Meron tayong ebidensya. Anyway, ano pa mga balita? Siyempre pa, yung ating mga kababayan na nakikinig dyan po sa Iloilo. Di ba Ilonggo ka? Ilonggo ako. I'm from Bacolod. Sa pinanganak ko sa Bacolod City. Oh, batayin mo yung mga kababayan mo. Mayong gabi sa inyong tanandara, sa akong mga kasiman, wadara sa Iloilo and Negros Occidental. Yan, partner. Ba't sinabihin mo naman ng dura eh, gabing-gabi? Dira? Ah, dira, oo. Yan, ibig sabihin niyo, partner. Bakit po pinababati sa mga kababayan mo? Bakit? Eh, kasi nga daw, hindi daw dapat isailalim sa strict lockdown o enhanced community quarantine yung Iloilo hanggang katapusan ng bonito. Yung mayor niyo, si Mayor Jerry Treñas, Aha. Sabi niya kasi anticipatory o preemptive ang e-ciclo classification kasi may napaulat lang na kumbaga sa sabi ni Mayor parang chismis pa lang COVID-19 Delta variant doon sa bayan ng nakarating ka na siguro dito sa Pandan. Pandan, oo. Mga 200 kilometro lang pala layo niyan sa diyan sa Iloilo. Oo. Correct. Sabi ni Mayor Treñas, bumaba na rin naman ng 20% yung kaso ng COVID-19 dyan sa Iloilo. So pwede ka nang kahit pa paano pag maluwag na, makabakasyon ka doon, makadalaw ka sa mga anak mo. Correct yung partner. So pero ingat pa rin po. Ating paalala. Okay partner, siguro sa natitira nating 7 minuto na lamang, maganda siguro na mapuntahan na natin. Meron ba tayong mga reaction partner sa ating mga sa ating poll question? Hawak ko na. Narito na ang poll questions for the day. Ano ang ating poll questions? Ang poll question po natin ay eto na po. Kayo po ba ay pabor na maibalik ang NCR Plus bubble sa gitna ng banta ng Delta variant? Partner? Ang sagot ko, nawawala yung papel ko. Eto, mauna ako, partner. Sige. Si
Al Bueno, ang sabi niya, oy, nagbura sa simula. Oy, what? Niloloko nyo na kami. Mga Okta, mga... Yan, nagbura eh. Si Greg Feliciano, mabuti na lang si Pangulong Duterte ang presidente. Pag si... Nako, eh, wag na haluan ng iba pang pangalan pa. Sabi ni Jojo Benaflor, eh, kalokohan na yung nangyayari, Okta. Sabi niya ganun. Si Ken, sabi ni Ken Ken, malamang mas maganda nga, mas mahigpit pa para sure tayong di nadadami. Ayun. Sabi ni Princess Nunez, grabe talaga mga that may butas para sa kanila. Ayan. Ay nako. Si Heidi, ay nako, sana naman may sap ulit pag lockdown. Sap na naman nasa nito. Sabi ni Nanay Ophelia, Delta variant ba talaga? O dilata na naman ang ayuda pag lockdown? Si Maria, may ayuda eh. Okay. Si Maria Cruz, please lang, huwag nyo nang hintayin dumami pa. Kung mas maganda, ang lockdown, ECQ, go na! Alam niyo ganun. Sabi ni Claudie D, Guido David, ginugulo mo kami, lagi. Super talino, lockdown na tayo ulit. Ang gusto. Si Maria Aika, sabi niya, kalokohan. Eh, pagkakakitaan na naman yan ng mga mayors, uy. Si Edward de la Peña, sabi niya, oo, basta bigyan nyo kami ng maayos na ayuda. Sap at food packs. Sabi naman ni Judy Palapox, hindi kaya ng Pilipino na matulad sa Indonesia. Marami pa rin pasaway at pagtinamaan sa kamaninisi. Di alintana na kulang ang mga doktor at nurses para sa pasaway. Wala din silang pambayad o kakayanang magpagamot. Filipinos, their lack of discipline and responsibility will result in catastrophic consequences this time around if they don't do their part in mitigating the spread of the daily virus. Yeah. Ang sabi nitong si Gandara, please lang Lord, help us. Di na po kaya ang lockdown kasi sobrang hirap na ng buhay. Ayan. Amen. Alright, si last but not least, si John Sixta, sabi niya, ingat pa rin tayo sa variant. Yan, sabi. Yan. O, partner, kompleto na. O nga, at pero malungkot ako dahil hindi ko nakita ang iyong aura ngayon, partner. Sa oras ka nakahalukip-kip niya sa harap ko. Alam mo, partner, sige, bukas, antabayanan niyo po ang aking programa sa umaga, 4 a.m. to 6 a.m. po yan sa Kay Gandang Morning, Pilipinas, partner. Ako naman ang wala bukas. Matay tayo dyan. Partner, I love you. So, magpapaalam na kami mga kaibigan. Ganun muna namin winawakasan ang panglunas na edisyon ng Balita ng Serbisyo pa. And hopefully by tomorrow, of course, babalik kami ni Partner David, 5:30 to 7, ito po naman sa DWIC. At syempre, sangalan po ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa gabing ito, wag mula kaninang hapon, nariyan po ang ating mga, syempre, kasama pa natin palagi, nakatutok si Engineer Daniel Tengco, ang news writers natin na sina Jeneline Valencia Burgos, Rashid Luxin, at ang ating social media writers na si Ace Cruz at Jam Tarayo, kasama rin si Rina Corpus, at ang ating communication assistant na si Micah Seriaca. Ako po si David Oro, ang nag-iwan ng mga tagang. Maraming maraming salamat po sa pribilehiyo na makapagserbisyo sa inyo. Bye! At lagi po nating tatandaan, ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula po sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio, sa kanan natin mga broadcast engineers and technician here at sa transmitter. At tumayo na susunod na program, mga kaibigan, ang SCWC Connect. Tambalang magkukuyang! Balita na serbisyo pa!